pagpahinga na ang lahat, guys. Kagigising lang din ang mga bata, pero ako hindi na ako nakatulog, kay nag-edit ako para may panood kayo. Ito pala, may nagtanong, sino daw sa atin ang mas matanda? Sino daw ang mas matanda? Siya. Alam nyo kasi, hindi na sa akin din bago yan. Kadami pong nagtatanong o nag-aakala na ako ang mas matanda sa kanya. Kay maliit lang to siya eh, mas malaki ko sa kanya. Kaya yung iba, tapos sabi ng iba, ano ka na ba? Nagsasalita ka o pepe ka? Nagsasalita, grabe yan. Hindi ka kasi nagsasalita sa vlog. So nandito na kami ngayon sa restaurant. Kapag di-dinner na naman, tingnan natin kung anong ma-order namin ngayong gabi. Ano yan? Ano ang madami? Madami daw. Sinipo na si Mila, guys. Siguro kayo sa nakainom kasi ito kanina ng tubig sa swimming pool eh. Ayan oh. Gusto niya lagi dyan magtingin sa baba. May mga naliligo na. Yan po yung itsura kapag gabi. Ha? Ano ang hindi madami? Ito ang dami. Oh, dami tao? Si Mila yan? That is a mama. That is Mila. Oh, si Mila dyan sa swim bath. Padal na ni Milang. So, nasa hotel nga kami, guys. Hindi na ako kanina nag-vlog doon sa dinner namin kay kalakas ng paano na naman nila pa sound. Sabi niya kay, ano kasi si Mila sa kapatid ko. Sabi niya, Tita Adelfa, huwag ka mo si Mila, baka mahulog. Ngayon si Kuya eh. Bali ngayon pala, ngayon ko na lang po ikikwento ko total may time para magkaya bago matulog yung nangyari nga po sa probinsya. Kasi diba sabi ko sa inyo nga yung mga previous vlogs ko i-share ko sa inyo kung anong nangyari. Ganito po kasi yun. Kung sa mga nakapanood po yung sa huling gala sa probinsya, yung nag-dinner din kami ng mga kapatid ni nanay, tapos kasama doon yung asawa ni Mana, yung sa kapatid ni nanay. Tapos sinabi ko doon sa vlog ko, sabi ko sa kanya, ito yung ano ni Mana, asawa. Tapos, yun na guys, to make the story short, ang nangyari kasi noon, hindi man siguro to short, kaya kailangan, gusto ko ding i-detail iba kung ano talaga yung nangyari. Ganito kasi yun, so nag-dinner na kami, kumain ang lahat. Tapos, nung patapos na kami mag-dinner, biglang sumama yung pakiramdam ni ano ni Manoy. Kung gusto niyo pong malaman kung sino si Manoy, nasa ano ko po, nasa vlog. So ganito na po yung nangyari. Bali, si Manoy, sabi niya sa akin, sumama daw yung pakiramdam niya nga. Tapos, nagsinyalis pa siya sa akin na sumawag sa tiyan niya. Sabi niya, ano nga, masakit daw yung tiyan niya. So ang iniisip ko, magbawas. Kay baka sa kinain nga namin. Tapos sabi ko sa kanya, halika Manoy, dito yung CR. So sinamahan ko pa yun siya. Tapos, nung nahatid ko na nga siya sa CR, sinabi ko pa sa kanya na huwag kalimutan i-flash, ganun-ganun. Tapos, nung bumalik na ako sa table noon, so sabi ko sa anak niya, pumunta siya sa tatay niya kay para ma-assist din ba kayo. May edad na rin kasi yung si Manoy eh. Tapos, yung nangyari kasi, mabilisan lang din eh. Akala ko nga na okay lang siya, pero nung umuwi na ay... Ang nangyari pala noon, si nanay din nung si CR. Tapos, nung pumunta doon si nanay, bumalik, sabi niya si ano daw, si Manoy, tali sinabihan ko itong si Marcel na puntahan doon para tulungan, para ano ba, mag-akbay ba, magbuhat. Kaya, hindi, parang nagsuka na kasi doon si Manoy, parang inaatake na siya doon. Tapos, yun na po, hanggang sa umuwi na sila, silang nauna umuwi kasi yung plano sana namin, magde-dessert pa kami eh. Pero, wala na rin dessert na nangyari kasi nga nagmadali na kaming umuwi. Tapos si Manoy nauna na. So, nung dumating na kami sa bahay, hinatid ko lang yung mga bata. Tapos, chinek ko siya. Kinausap ko pa siya nun kasi yung bahay po namin magkatabi lang eh. Sabi ko sa kanya, ano Manoy, anong masakit sa'yo? Masakit ba yung ano mo, yung ulo? Or okay ba yung paghinga niya? Sabi naman niya, okay. Pero yung masakit lang talaga sa kanya, yung tiyan niya. So, inisip ko, bakit kaya ganun? Kasi pare-paras lang naman kami ng kinain. Tapos, ang bilis po ng pangyayari, guys, hanggang sa, to make the story short na lang po. Sa time na din yun, siguro, mga 5 oras simula nung nag-start siyang may maramdaman sa sarili niya, nawala po si Manoy, bali, namatay po siya. So, ilang araw yun ata, no, hindi ako nakapag-vlog. Kung mapapansin niyo po, mga 2 days at 3 days, hindi ako nakapag-upload ng video.
Kasi grabe po yung mga pangyayari nun, makashock. Alam niyo yung buhay ng tao na parang ang saya-saya lang namin ano kumain doon. Ha? May you still drink, see? Yun na nga guys, yung parang kabilis lang ba ng buhay. Tapos, nung time na yun, ano, sinamahan din siya ni, ano, ni tatay sa, ano, sa hospital. Tapos si, ano, si Mana sabi namin, huwag na ipasama kay, may edad na rin eh. Sinyo na kasi di ba bawal sa hospital. It's okay. So, parang ganun ba? Parang kabilis lang ng buhay. Yun yung sinabi ko kanina, parang ang saya-saya pa namin nung time na yun. Tapos, sabi pa ni Mana, nung time na yun, sinabi ako si Manoy na isama siya, nag-uugad siya. Na dati kapag ganyan, hindi ganyan si Manny mag-uoo, parang mas gusto niya pa sa bahay. Pero nung time na po yun, nag-okay siya. Tapos sa umaga nun, nandun pa ako sa kanila, nag-usap-usap pa kami. Kasi everyday po, nung pumunta na kami sa province, everyday po akong pumupunta sa bahay nila. Kay malapit din yan sila sa akin eh. Sila po din kasi yung tumayong parents ni Marcel nung kasal naming dalawa. Kasi hindi man makauwi sa Labianan. Tapos, ganun yung parang makashock lang ba yung mga ganung klaseng ano pangyayari na first time ko yun na ma-witness ba na grabe, ganyan lang. Kasi inisip namin, parang walang pasabi talaga na parang mawala na siya, yung parang ganun ba. Basta, tapos ang ano nun kasi ang plano sana namin doon, days, ano nun, before, mag-ano kami sa Maynila, magbalik na. Pero, kaya yun nga yung nangyari kay Manoy, nag-extend kami doon siguro mga 5 days pa din. Opo. Oy, pasok ka na? Buksan mo si Mila na. Tapos, yung ano na nga, nun, nag-extend kami sa province, imbis na, yung uwi sana namin Thursday. So nag-extend kami, umuwi na lang kami ng ano ng Saturday kasi inantay pa namin yung mga anak niya na makita din namin kasi mga pinsan ko rin yun sila eh, tsaka as in very close kami nun. Tapos, ang nangyari na nun kasi si tatay diba magbe-birthday din kasi gusto ko pong explain lahat din baka may mga magtatanong bakit wala nang celebration si tatay ng birthday. Kasi ganito po yun guys, si Manoy tapos si tatay very close yan po sila. As in, tapos ang nangyari kay nung si Manoy namatay April 10 yun, tapos yung birthday ni tatay April 16, nasa Maynila na sana kami nun para yung celebrate yung birthday niya. Opo, sige na may lali ka dito. So ang sabi ni tatay, ayaw na niyang mag-celebrate ng birthday kasi sino, kahit naman kami mga anak niya, sabi ko nga din ka tatay, wala talaga celebration kasi sino ba na mag-celebrate ng ganun, diba? Tapos very close pa yan sila. So, yun po, sa mga magtatanong po, wala na pong upcoming vlogs na may birthday celebration si tatay kasi siya na rin po mismo na nagsabi na ayaw niya mag-celebrate. Kasi yun nga, yung time na birthday niya, na celebration sana namin, nakaburol nun si Manoy. Tapos, nung time naman yun, hindi na po namin natapos din yung or naantay yung living kasi nung time na yun, kailangan na din namin bumalik ng Maynila kasi yung mga bata or yung mga anak ng ate ko nakasama din namin pauwi sa province, kailangan na pong bumalik ng Maynila kasi may exam nga sila. Tapos kami nga din, yung mga plano din namin papuntang dito sa Pilipinas, yung mga ganun ba. Sabi nga ni Marcel, ang importante na kasama natin siya sa huling ano niya ba, huling ano, hininga. Tapos yung parang masaya pa siya kasi alam nyo guys, maniwala ko sa hindi, napaniginipan ko talaga yan si Manoy.
a day before kami pumalik sa Maynila, Saturday, Friday noon, tanghali, na naginip ako sa kanya. Tapos yung sa panaginip ko, tumatawa siya sa akin. Basta parang kaaliwalas ng mukha niya. Tapos sa panaginip ko ngayon, alam kong wala na siya. Tapos naisip ko ba, sabi ko, hala, si Manoy, parang kasaya, tsaka yung background niya, as in, maaliwalas lang. Maniwala kayo sa hindi, promise na panaginipan ko talaga siya. Pero yung aura niya, masaya siya siguro. Nag-ano din siya na, kasi alis na ako, babalik na Maynila, tapos from Manila to Holland na siguro, nagpasalamat din siguro siya na nakasama din namin siya. Tapos yun nga, sa huling ano niya, huling hininga niya, masaya siya, busog siya. Yung parang ganun ba, mahirap pero kay... Ganun talagang buhay. Sabi pa ni Marcel, importante nga na na show namin yung respect namin sa kanya. Na ayun, na-treat namin siya. So wala na po tayong celebration ng birthday ni tatay ha. Sa mga magtatanong lang po. Baka magtaka kasi kayo eh, di ba? Kasi isa rin yung reason na yan na umuwi nga kami ng Pilipinas. So ang ano lang namin ngayon, yung sa kasal ng kuya ko. Pero di ko rin po yun sure kung mag-vlog ako ha. Kayong kuya ko po, grabe din yun sa ano. Sa social media. Baka hindi yun pumayag na mag-vlog ako. So, yun po. Para maklay lang po. Balikan nyo na lang po yung vlog ko. Kung gusto nyo pong malaman yung ibig kong sabihin ngayon. Yung huling gala sa provinsya. Sa provinsya na vlog. Makita nyo po doon. Masaya pa kami. Tapos yung parang dinukutong ko na lang din yung vlog. Yung mata ko mugto na doon. Kay, yun nga. Yung nangyari na... So, at least ngayon po, clear na po yung ano din, iba kasi may nagtatanong, ano daw din nangyari kay Manoy, kasi sinabi ko rin dun sa vlog eh, na i-update ko kung anong nangyari. So, yun po, sa hindi inaasahang ano po, pangyayari, na wala po siya sa, ano, sa araw na yun. Kasi nag-dinner kami, mga, napunta kami ng hotel 4, tapos nag-start siyang sumakit yung chan niya, mga sabi natin, 4:40 or mga 5 ata yun. Tapos 10 po ng gabi, nawalan siya ng buhay. Pero dinala po po yun siya sa ospital ha. Yung mas malapit sa aming ospital. Tapos nung dumating sila doon, hindi na mahanap yung ano niya, yung pulso niya or yung heartbeat niya mahina. So sabi sa ospital doon, idala daw sa main, sa Katarman na nga. Tapos pagdating sa Katarman, trinay pa rin nilang ni-revive pero... wala na talaga. So guys, sana maintindihan nyo lang kung anong sinasabi ko ngayon, no? Balikan nyo na lang po yung vlog. Kasi may nagtatanong po talaga sa mga comment section natin. Para clear lang ba? So sana, nag-enjoy po kayo ngayon sa vlog namin today. At sana patuloy po kayong sumubaybay sa mga upcoming videos namin. Kasama tong mga chikiting ko. Kahit bumalik na kami sa Holland. Pero may mga videos pa rin tayo dito sa Pilipinas. So sana po nag-enjoy kayo. Ano lang, magbabay ko sa vlog? Kaya kayo pa end ko. Okay. Bye. Shamila. Ikaw kuya, gusto mo din? Balik ka dito. Kuma. Magbabay. Magbabay din daw si Matthew sa vlog. Check ko si Amy. Sito. Kuma. Like and subscribe. Bye bye. Bye bye guys. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo kanina na kung anong dahilan kung bakit namatay si Manoy. Yung dahilan po is ang sabi po ng doktor sa findings niya sa death certificate ata. Parang ano ba, inatake sa puso or yung sa may ano niya, tuka ba? Parang basta nagka-problema siguro yung intestine niya din. Parang nagsama-sama na. Kasi may, ano na yun din niya si Manoy, 79 na. Wala, nag-away na. So yun po, yung dahilan kung ba't wala po si Manoy, natake po siya sa puso. Sabi ng doktor. So, bye-bye na ha. Okay na po yan. Bye-bye guys. Bye-bye guys. Kasi nakalimutan kong sabihin kanina na anong dahilan. So ngayon, alam niyo na po.